Magandang gabi mga ka-Elis. Narito tayo ngayon sa isang serye sa aking channel na tatawagin nating Ang Siyam. Tatalakayin natin sa Ang Siyam ang iba't ibang istorya na bumabalot dito sa Pilipinas. Unahin natin ang series ngayon na Ang Siyam na Nakakatakot na Urban Legends dito sa Pilipinas. Basahin mo ang unang Urban Legends. Ang unang Urban Legend dito sa Pilipinas ay ang Mount Cristobal o ang Devil's Mountain. Kung ang Mount Banahaw ay tinuturing na Holy Mountain, kabaliktaran naman nito ang Mount Cristobal. Located sa Laguna, ang bundok na ito ay tinawag na Devil's Mountain dahil umano sa iba't ibang mga nakakatakot na istorya at legends na nakabalot dito. Maraming mga na-report na kakaibang nila lang ang namamaligid dito sa lugar na to. Iba't iba ding storya ang mga naikwento na ng mga hikers na nag-trekking dito. Merong mga nawawala tuwing gabi at wala nang trace o bakas ng kanilang pagkawala. Nakakatakot na demonyo daw ang gumagawa nito. Mag-ingat kapag pumunta dito. Maraming salamat, Dia, sa pagbasa dito. Ang ikalawa naman ay ang White Lady. Hindi na bago sa atin mga Pilipino ang istorya nito. Mula sa lumulutang na nakaputing babae na may mahabang buhok na sumusunod pa umano habang ikay naglalakad o nakatricycle man. May kwento na ang babaeng White Lady ay may malungkot na nakaraan. Pinatay siya at pinabayaan lang sa kansada. Meron namang ibang kwento na ni-rape pa ito. Ang pinakasikat na kwento ng White Lady ay ang sa Balete Drive. Nagpapakita ito sa Balete Drive at sumasakto ito na alas 12 ng gabi o hating gabi. Ayon sa kanila, nung kabataan pa ng White Lady ito ay namatay ito dahil sa pagbunggo ng kotse, ni-rape at pinatay ng mga sundalo. Yun ang iba't ibang kwento ng White Lady. Kapag alas 12 na o hating gabi na, kakaunti na lang ang tumatangkang dumaan dito sa Balete Drive dahil nga sa takot sa kwentong ito. Dia, ikwento mo ang tungkol sa pugot na ulong, pare. Maraming salamat, Genji. Hindi na bago ang pugot na ulong, pare, na kwento sa atin. Ayon sa kalamat o kwento, nagpapakita ang paring pugot tuwing gabi. Ginamit itong panakot ng mga matatanda sa mga batang makukulit na pilit pa rin at gustong lumabas tuwing hating gabi o tuwing gabi. Sabi nila, magpapakita daw sa inyo ang pugot na pari na sugatan. Sikat ang kwentong ganito, lalo na kapag darating na ang Nobyembre.
meron ding mga kwento na ang nagpapakitang mga paring ito ay ang mga pinugutang pari noong panahon ng Hapon o nung sinakop tayo ng mga Hapon. At ang iba naman, sinabi na ito yung mga Kristiyano na lumaban dati sa Roman at naipasa na lang sa atin ang kwento. Maraming salamat sa kwento mo, Dea. Ang susunod na urban legend naman ay ang The Jeepney Ride. Ayon dito, gabi na nang sumakay ang isang babae sa jeep. Pumesto ito sa may duluhan pagkatapos ito magbayad. Nagtaka ang babae at napansin na palingalinga ang driver doon sa kanyang rear view at side view mirror. Natakot ito at inisip na baka may planong masama ang driver. Nung malapit na makababa ang babae doon sa kanyang babaan, bigla siyang tinawag nung driver. Ate, pag-uwi ninyo, sunugin nyo agad yung damit ninyong suot. Nagulantang ang babae sa sinabi ng driver at natakot. Tinanong niya ito, bakit po kuya? Nakita ko ho kasi kayo dito sa akin salamin. Wala ho kayong ulo. Dea, ikaw na ang magkwento ng sumunod. Ang ikalimang kwento ay ang dead patient on an elevator. Iba-ibang kwento ang urban legend na ito, pero iisa pa rin ang ibig sabihin at nakakasindak pa rin. Ang pinaka-generic na version nito ay ito. Isang doktor ang nasa loob ng elevator kasama ang pasyente niya. Nang nagbukas ang pinto ng elevator, merong isang pasyenteng tumatakbo papasok dito. Dali-daling sinara ng doktor ang elevator. Nagtaka ang kanyang kasamang pasyente at tinanong siya, Dok, ba't mo sinara? Biglang sabi ng doktor, nakasuot kasi ng pulang wristband yung tumatakbong yun. Ibig sabihin nun, patay na siya. Sagot ng doktor, talaga ba, Dok? Parang ganito ba? Nagulat ang doktor at nakita niya na nakapulang wristband din ang kasama niyang pasyente. Ang susunod ay ang siopaw na gawa sa pusa. Hindi nakakatakot ang urban legend na ito, pero depende na rin sa iyong pagtingin. Ayon dito, merong isang tindahan ng siopaw sa may Manila. At madaming pusa ang nakapaligid dito tuwing umaga. Noong World War II, dahil sa gera at kakulangan sa supply ng karne, nagulat na lang ang mga taong bumibili dito at nagkakauntian at nagkakawalaan na ang mga pusa sa paligid ng siopaw store na ito. Pumasok sa isipan ng mga tao na
ang laman na nilalagay nila sa siopaw nila ay ang laman ng pusa. Dahil common daw sa bansang China at Vietnam ang pagkain sa pusa. Ang ikapitong kwento ay ang pagdukot ng mga engkanto. Sa ibang lugar, fairies ang version nila ng engkanto. Sa atin, sila yung mga makukulit at maliliit na nila lang na kung minsan, pag wala sa mood ay bibigyan ka ng sakit o magkakasakit ka dahil sa kanila. Sinasabi na kapag nagustuhan ka daw ng isang engkanto, ay dadalhin ka nito sa lugar nila at hindi ka na patatakasin. May mga nagsabi din na nakataka sila at sinasabi nila na ang lugar ng engkanto ay napakaganda at napakadaming pagkain. Huwag mo lang daw kakainin ang itim na kanin dahil kapag kinain mo ito, habang buhay ka nang sa lugar nila. Ang ikawalo sa mga kwento ay ang lugar na tinatawag nilang Biringan. Sabi nila ay nasa Samar daw ang lugar na ito. May mga nagsabi din na napaka-advance ng teknolohiya sa lugar na ito. Ang lugar daw na ito ay ang bahay ng mga engkanto sa May Samar. Meron ding mga sulat na pinapadala sa lugar na ito. Kaya nagtataka ang post office sa lugar ng Samar dahil wala naman daw lugar na ganun sa kanila. Gaya ng lugar ng mga engkanto na nasabi ko, meron silang mga taong dinudukot upang doon na manirahan sa lugar na yun. Pag nakapasok ka naman sa lugar daw na ito, ay napakaganda. Siguro yung iba pipiliin na hindi umuwi dahil sa ganda ng lugar na ito. Ang huling kwento natin ay si Maria Labo. Napakasikat ng istorya nito sa Visayas. Sabi nila, isa daw itong babae na pinatay ang kanyang dalawang anak at pagkatapos gawin ito ay niluto. Hindi klaro o hindi malinaw kung bakit ginawa niya ito. Isa lamang ito sa bersyon ng kwento ni Maria Labo. Marami pang ibang bersyon ito. Ayon sa bersyon na ito, pag-uwi ng asawa ni Maria, tinanong niya siya kung nasaan ang kanyang mga anak. Sabi niya, pinatay ko na sila at niluto. Dahil sa galit ng kanyang asawa, tinaga niya ng bolo ito. Tumakbo si Maria Labo upang makatakas sa kanyang asawa. May lahing aswang si Maria Labo, kaya mabilis siyang nakatakas dito. Baybayan ninyo ang siyam na nakakatakot na urban legends dito sa Pilipinas. Abangan pa mga susunod na kwento. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, share, comment and subscribe dito sa channel na to.
lagi lang natin tatandaan. Lahat tayo may pag-asa.